Halos taon-taon pong nagsasagawa ng protesta ang mga mag-aaral dahil ang state colleges at university sa bansa. Hiling nila mas mataas na budget sa edukasyon. Gayon naman ang ilan, libre dapat ang pag-aaral sa state colleges at universities. At ito lamang nagdaan Linggo, naging mainit na usapin ang edukasyon. Baka na ang magpakamatay ang isang college freshman dahil umano sa problema sa tuition. Inilibing na kaninang hapon ang labi ng UP Manila freshman student na si Cristel Tejada. Nagpakamatay si Cristel madaling araw noong March 15 sa kanilang bahay. Ayon sa mga ulat, na-depress si Cristel. Baka na mag-force leave of absence sa kanyang universidad. Hindi kasi nila mabayaran ang kanyang tuition para sa second semester. Bunso dito, bumuhos ang simpati at pakikiramay sa pamilya Tejada mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kanyang pagpanaw, naging mitya ng iba't ibang protesta laban sa di umano'y hindi makataong mga polisiya ng iba't ibang mga state university. Narawagan din sila ng mas mataas sa budget sa edukasyon. Umabot pa hanggang UP Mindanao ang panawagan para sa budget increase. Panawagan po nato na siya dira sa administrasyon ni Noynoy Aquino nga dungagan niya ang budget sa state university ng colleges o sa education sector itself. Hindi man may babalik ang buhay ni Cristel, tila hindi naman daw nawala ng saysay ang kanyang pagpanaw. Inalis na ng UP ang no late payment policy nito sa lahat ng campus. Huli na dahil may isang buhay na nabuwis. Nagpapasalamat pa rin po ako at may mga pagbabago na naganap sa sistema po ng ating pamantasan. Pinag-aaralan na rin umano ng pamunuan ng UP ang pagrebisa sa kanilang Socialized Tuition Financial Assistance Program o STFAF. Ang programang ito ay naglalayo na iayon ang singil ng tuition base sa kinikita ng pamilya ng estudyante sa loob ng isang taon. Sa Ilocos, hindi naman daw hayaan ang pamunuan ng Mariano Marcos State University na may magpakamatay sa kanilang mga estudyante dahil lamang sa hindi ito makabayad ng tuition fee. Ang MMSU ay isa ring state university tulad ng UP. Iso nga rod, nga ti talaga nga kang runaan, nga pagsarbyan mi, kat dagitay, nakukurapay, ti panagbiag na. Ngem talaga nga damit, kapabilidad da, mentally to pursue higher education. Iso nga ti universidad, at da, dagiti programa, nga pangtulong kadakwada. Ayon pa sa presidente ng MMSU, hindi sila magtataas ang tuition fee. Wala rin daw problema kung kulang sa pambayad ng mga estudyante dahil meron silang scholarship, student loan, at may option na installment na pagbabayad. Baybayadan ni ti school mi, sir. So, okay, ganyak ti bayad ti 4 years nga pa nagbasak iti MMSU. Pero sa ilang eskwelahan, tuloy raw ang tuition increase. Umaapilar ngayon ang mga mag-aaral ang Central Philippine University sa Haro, Iloilo City dahil sa nakatakda umanong tumaas ng 8% ang tuition fee nila sa susunod na school year. Mula 512 pesos na bayad kada unit, magiging 552 pesos na ito. We want them to take actions, necessary actions, no? Nga i-check idyan nila na diin magkato ang kwarta, sa diin na siya, para kung may increase sila, ang increase nila is insakto man. Nagtaas na rin doon ang tuition ng naturang paaralan noong nakaraang taon. Kaya ngayon, minabuti nilang iangat na ang kanilang apila sa Commission on Higher Education. Hiling na may estudyante, pag-aralan sana ang nakakagdang pagtaas muli ng matrikula. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang administrasyon ng naturang universidad. Hinihintay naman ngayon ang desisyon ng CHED ukol sa issue.